Masayang pagbati mga Ophirians. Bago tayo magpatuloy, batiin natin ng masayang congratulations lahat ng bagong baptized sa buong mundo. Welcome to the Covenant. Saglit po nating i-interrupt ang tumatakbong series ng Gog and Magog para maisingit itong topic tungkol sa issue ng Trinity at Oneness. May natanggap tayong comment, bakit daw tayo sumusunod sa Trinity Doctrine? Minabuti nating harapin at sagutin ang issue. Klaruhin muna natin kung ano ang Trinity. Ayon sa mga Trinitarians, mayroong tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu, kaya Trinity. Ang tatlong yan ay iisa lamang at tinawag nilang God. Ang Trinitarian Doctrine ay nagmula sa expansion ng Nicene Creed noong AD 381. As opposed to Trinitarian Doctrine, itinuturo naman ng Oneness Pentecostals ang Oneness kung kaya ang baptism nila ay sa pangalan lamang ng Misaya. Tinanggal nila ang Ama at Holy Spirit. Ano ang totoo? Trinity? Oneness? Or Duality? Yan ang tatalakayin natin gamit ang guide questions para malinaw. Number 1. Ang persona ba ng Ama at ng Anak ay iisa lamang or hiwalay? Number 2. Ano ang Spirit at meron ba itong persona gaya ng Ama at Anak? Number 3. Paano ang tamang proclamation sa bautismo? Simulan na natin ang guide question number 1. Ang persona ba ng Ama at Anak ay isa or magkahiwalay? Bibigyan namin kayo ng konting verses na magpapatunay na iba ang persona ng Ama, iba ang persona ng Anak. Number 1. Ipinadala ng Ama ang Anak bilang tagapagligtas. 1 John chapter 4 verse 14. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Number 2. Pumunta ang Anak upang ipakilala ang kanyang Ama. John chapter 17 verse 6. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Number 3. Ang bitbit ng Anak pagparito ay ang salita ng Ama. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. John 14:24. Number 4. Sinabi ng Mesiya, pupunta siya sa Ama na mas makapangyarihan kaysa kanya. John 14:28. You heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. Number 5. Sa oras ng kapighatian, tumawag ang Anak sa Ama. Abba Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me. Yet, not what I will, but what you will. Mark chapter 14, verse 36. Number 6. Bago nalagutan ng hininga, sinabi ng Anak, sa mga kamay mo, Ama, ibinibigay ko ang aking spirit. Luke chapter 23, verse 46. Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Ito ang analysis. Maliwanag, iba ang persona ng Ama at ng Misaya. Ang Ama ay Ama, ang Anak ay Anak. OHC, paano naman itong mga salita ng Misaya? Number 1, ako at ang Ama ay isa. John chapter 10 verse 30. Number 2, ang nakakita na sa akin ay nakita na rin ang Ama. John 14 9. Number 3. Kung ako ay inyong kilala, kilala nyo na rin ang Ama. John 14 7. Nangangamba kami na noong word for word namin kinukote ang verses na yan, ay baka iba ang pakaintindi nyo sa mensahe namin. Linawin natin. Straightforward. Hindi po tungkol sa persona ng Ama ang sinabi ng Mesiya na ako at ang Ama ay isa. Ganun din, yung ang nakakita sa akin ay nakita na rin ang Ama. Hindi po yan literal at hindi yan tungkol sa persona ng Ama.
Himayin natin ang John chapter 14, verse 5. Thomas said to him, Yahawashai, we don't know where you are going, so how can we know the way? Tagalog, sinabi ni Thomas, Yahawashai, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ang daan? Verse 6, Yahawashai answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Sumagot ang Mesiya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako nga'y inyong nakikilala, kilala nyo na rin ang Ama. Mula ngayon, kilala nyo na at nakita nyo na siya. Hindi po ang persona ng Ama ang tinutukoy ng Mesiya sa salitang, ang nakakilala sa Kanya ay nakakilala na rin sa Ama. Ang bottom line ay wala talagang nakakakilala o nakakaalam sa pinakamalalim na sekreto ng Ama at Anak, kundi silang dalawa lamang. Nasusulat, No one knows the Father except the Son, and no one knows the Son except the Father. Kontrahan? Hindi po. Walang conflict kung uunawain ng tama ang sinabing, ang nakakilala sa Kanya ay nakakilala na rin sa Ama. May dapat pansinin sa sagot ni Philip. Verse 8, Philip said, Yahawashai, show us the Father and that will be enough for us. Yahawashai, ipakita mo or iharap mo sa amin ang Ama, sapat na yun para sa amin. Kapansin-pansin sa salita ni Philip ang kawalan ng tiwala sa salita ng Mesiya. Kung kaya, hiniling niya na iharap din ang Ama at sapat na yun bilang katibayan. Verse 9, Yahawashai answered, Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Sumagot si Yahawashai, Hindi mo pa rin ba ako kilala, Philip? Sa tagal ng panahon na tayo ay magkakasama, ang sino mang nakita ako ay nakita na rin ang Ama. Paano mo sasabihin ipakita sa inyo ang Ama? Ngayon, pansinin ninyong mabuti ang karugtong na salita ng Mesiya. Verse 10, Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Hindi ba kayo naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salita na sinabi ko sa inyo ay hindi galing sa sarili kong authority, kundi sa Ama. Ayun, authority ng Mesiya bilang sugo ng Ama ang pinag-uusapan nila, hindi po ang persona ng Ama. Alam ng mga apostoles na iba ang Ama, iba ang Anak, kaya nga hinihiling nila na iharap din ang Ama bilang katunayan na totoo ang mga sinasabi ng Mesiya. Gusto nilang masiguro na ang authority na meron ang Mesiya ay galing nga sa Ama. Kaya nga ang sagot ng Mesiya ay, Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Declaration of authority. Ang nakakita sa akin ay nakita na rin ang Ama. Authenticity of authority. Ako at ang Ama ay isa. Shared authority. So with finality, bilang sagot sa unang guide question, ibang persona ang Ama, iba ang Anak. Ngunit iisa sila sa aspeto ng authority na ibinigay ng Ama sa Mesiya bilang sugo. Ang natalakay natin ay aspeto ng authority pa lamang. Meron pang ibang aspeto kung saan ang Ama at ang Anak ay isa. Tumuloy tayo sa guide question number 2. Ano ang Holy Spirit at meron ba itong persona gaya ng Ama at Anak? May i-reveal kami sa inyo maliit na bagay, ngunit mahalaga.
Ito ay kunting idea na tinatawag sa academe na quantum physics. Pakinggan nyo, ang tao ay nagsasalita at nag-uusap, hindi ba? Yes. Ngunit, alam nyo bang ang naririnig ng inyong tenga ay ang tunog lamang ng salita at hindi ang mismong salita? Ulitin ko, ang naririnig ng tenga ay tunog lamang ng salita at hindi ang mismong salita. Ang nakakarinig ng salita ay hindi ang tenga, kundi ang diwa. Iba ang tunog na naririnig ng tenga, iba ang mismong salita na naririnig ng diwa. Ang tunog ay para sa tenga, ang salita ay para sa diwa. Malalim? Ito, para maunawaan nyo. Maniniwala ba kayo na ang isang pipi ay nagsasalita, ngunit hindi niya lang malagyan ng tunog para marinig ng tenga? Ang kanyang salita ay maririnig ng ating diwa kahit walang tunog kung idadaan sa sign language or panulat. Yan ay isang patunay na ang tunog ng salita na naririnig ng ating tenga ay tunog lamang na nagmumula sa lalamunan at bibig ng pisikal na katawan. Ngunit ang mismong salita ay hindi galing sa lalamunan at bibig, kundi sa diwa ng iyong kausap. Sa makatuwid, ang kaharap mong nagsasalita ay diwa na nagkaroon ng tunog o boses dahil sa pisikal na katawan. Ngayon, ano ang diwa? Sa Biblia, ito ay spirit. Sa quantum physics, ito ay tinawag na consciousness. Synonymously, ang diwa ay tinatawag ding kamalayan. Note, ang salitang espirito ay hindi po Tagalog. Yan ay Espanyol. Ngayon, ang tao ay may diwa or spirit. Ang Elohim ay mayroon ding diwa o spirit. Kaya nga, ang sabi ng Elohim, worship me in spirit. Sambahin nyo ako sa diwa. Ngayong alam nyo na ang salita ay nagmumula sa diwa o spirit, madali nyo na rin maunawaan ang nature ng Holy Spirit. Gagabayan tayo ng spirit o diwa ni John. Ito ang kanyang sinabi. In the beginning was the Word, and the Word was with Elohim. John chapter 1 verse 1. The Word is spirit. John chapter 6 verse 63. Sa panimula ay ang salita, verbo. At ang salita ay nasa Elohim. Ang salita ay diwa. Ano ang tinutukoy ni John na simula? Genesis chapter 1 verse 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the spirit of Elohim was hovering over the waters. Ang sinasabi sa Genesis na lumulutang sa katubigan ay ang diwa ng Elohim. Noong sinalita niya ang kanyang diwa, naganap ang creation. Sa makatuwid, ang mundo ay nilikha ng consciousness or diwa ng Ama. Ayon kay John, ang Word ay spirit or diwa. Yan ang Holy Spirit, walang iba. Ayon naman kay Prophet Zechariah, binigyan din ang tao ng diwa or spirit noong nilikha. Nasusulat sa Zechariah chapter 12 verse 1. The burden of the word of Yahweh for Israel, saith Yahweh, which stretcheth forth the heavens and layeth the foundation of the earth and formeth the spirit of man within him. Yan, maliwanag. Ginawaan din ng spirit, diwa, or consciousness ang tao. Ayon naman kay Job, ang diwa na ibinigay sa tao ay mangangailangan ng stimulation or inspiration mula sa Elohim upang magkaroon ng pangunawa. In short, kailangan natin ang diwa or spirit ng Elohim. Yan ang sinasabi sa Job 32 verse 8. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Ngunit, sinabi naman ng Ama
na ang kanyang diwa or spirit ay hindi palaging mamamayani sa tao. Yan ang sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 3. My spirit shall not always strive with man. Ano ang ibig sabihin ng Ama na hindi palaging mag-strive ang kanyang spirit sa tao? Gamit tayo ng analogy, imagine nyo na lang ang battery ng cellphone. Yung ikinarga mong charging ay hindi naman palaging naandun, nalulobat at kailangang makaplug in ulit upang hindi pumalya or mamatay. Magmamadali ka talagang hanapin ang charger. Yan ang sinasabi sa Psalm 143 verse 7. Hear me speedily, O Yahawah, my spirit faileth. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Kapag nakargahan na, full battery na ulit, buhay na buhay at pumipintig ang ating diwa. We are in high spirits. Ngunit hindi ang ating physical flesh ang napakain, kundi ang ating spirit or diwa. Yan ang sinasabi sa John chapter 6 verse 63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Nasusulat, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Elohim. Yan ang sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of Elohim. Sa mga binigay nating verses, nakita nyo ang relasyon sa pagitan ng Spirit of Elohim at Spirit of Man. Tayo ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Ama. Ang salita ayon kay John ay spirit. Yan ang pagkain para sa ating spirit or diwa. Mahalagang tandaan, ang diwa ng tao ay pag-aari ng Ama, mula sa Ama, babalik sa Ama. Yan ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto Elohim who gave it. Ang alabok ay babalik sa lupa, at ang diwa ay babalik sa Ama. Ano naman ang nasusulat sa Ecclesiastes chapter 8 verse 8? There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit, neither hath he power in the day of death. Walang sino man ang may kapangyarihan upang pigilan ang diwa kahit sa oras ng kamatayan. Babalik at babalik ang ating diwa sa Ama. Conclusion, naipakita natin na ang Holy Spirit ay ang banal na diwa ng Ama na pinagmulan ng salita mula nung nilikha ang mundo. Ipinakita din natin na ang salita na ipinapakain sa ating diwa or spirit ay galing sa Ama. Sa interaction na yan, makikita nyo na ang spirit ng Ama ay consciousness, diwa, kamalayan, kung saan naman nakasalalay ang spirit or diwa ng tao upang hindi mamatay. Napakaliwanag na ang Holy Spirit ay consciousness, walang persona. Nasagot na natin ang guide question number 2, kung ano ang spirit at kung meron ba itong persona gaya ng Ama. Goodbye Trinity, wala pong persona ang Holy Spirit. Ano ang tama? Father and Son lamang, duality. Tumuloy tayo sa guide question number 3. Paano ang tamang proclamation sa bautismo? Gamitin natin bilang batayan ng pagtatalakay ang isang tanong at objection. Bakit daw ginagamit ng OHC bilang batayan ang Matthew chapter 28 verse 19? Yan daw ay Trinity. Basahin natin. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Ito ang sagot ng OHC.
na ilahad na namin na ang Spirit ay hindi pangatlong persona dahil wala po itong persona. Aralin niyo muna ang nature ng Holy Spirit bago kayo magbilang ng magbilang. You are counting the trees without seeing the forest. Pangalawang objection, inamin daw mismo ng Catholic Encyclopedia na pinalitan ng Roman Catholic Church ang kanilang baptism formula mula sa oneness at ginawang Father, Son, and Holy Spirit. Basahin natin ang nilalaman. The baptismal formula was changed from the name CRCC to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century, Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 263. Ito ang sagot namin. Ano naman ang epekto sa Matthew 28:19 kung 100 times magpalit ang church ng kanilang formula? Kung buhay si Matthew, ito ang sasabihin niya sa inyo. Walang pakialam ang sinulat ko sa formula ng church. Hindi nyo pa rin makuha ang ibig naming sabihin? Eto, the encyclopedia is not talking about Matthew 28:19. It is talking about the formula of the church. Ang nasusulat sa encyclopedia ay hindi tungkol sa Matthew 28:19, kundi tungkol sa formula ng church. Marunong ba kayong umintindi ng binabasa nyo? Subject and predicate lang po yan. Bumalik sa theme writing, grade 5, if I remember it right. Ngayon, tutal nagpapapansin kayo sa amin. Papansinin namin kayo. Malaki ang problema nyo sa paglaglag nyo sa pangalan ng Ama at Holy Spirit. Simulan natin sa bautismo ng Mesaya. Makinig kayong mabuti, mga oneness. Hindi nyo kailangan ang theology, exegesis, at hermeneutics. All you need is just a little common sense. Pansinin nyo ang event matapos bautismuhan ang Mesaya. Number one, bumukas ang kalangitan, nagsalita ang Ama, ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdan. Number two, bumaba ang Holy Spirit at lumukob sa Mesaya. Hindi nyo maitatanggi ang involvement ng Ama at ng Holy Spirit sa mga pangyayari. Umaayon ang mga pangyayari sa Matthew chapter 28 verse 19. Sa tingin nyo, magsasalita ba ang Ama at bababa kaya ang Holy Spirit kung ni hindi sila nabanggit sa bautismo na ginawa ni John? Hindi theology ang kailangan nyo kundi discernment. In other words, common sense. Isa pang problema nyo sa paglaglag sa pangalan ng Ama at sa Holy Spirit, hindi nyo nakikita ang kaugnayan ng bautismo sa pagtatak ng pangalan ng Ama at Anak sa forehead ng mga pinili. Hindi nyo nakikita na ang bautismo ay pagpasok sa covenant represented by the Holy Spirit. In short, hindi nyo alam ang full significance ng bautismo. Straightforward, ito ang epekto ng ginagawa nyong paglaglag sa pangalan ng Ama at sa Holy Spirit during the momentous event of baptism. Number one, nilabag nyo ang kagustuhan ng Ama na mag-glorify ang kanyang pangalan. Number two, hindi nyo na-invoke ang Holy Spirit para sa confirmation ng covenant. Number three, null and void ang baptism na ginagawa nyo. To conclude this video, ito ang paninindigan ng OHC. Number one, ang Holy Spirit ay hindi persona, kundi diwa or consciousness na nagbubuklod ng Ama, ng Anak, mga anghelis, at mga believers into one kingdom. Number two, hindi pwedeng alisin ang Holy Spirit dahil yan ang essence ng pagpasok sa covenant, period. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. Sa mga new subscribers, welcome to the heritage. Ituloy nyo lang po yan. You will see the light. At para sa lahat, be blessed. Shalawam.